Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano nga ba ako kumita ng 23,000 in one day. Pero paano naman yung mga wala pang alam pero gusto rin kumita? Or hindi pa tayo confident sa ating mga sarili na mag-trade ng mag-isa sa stock market? Paano naman kung busy ako, ang dami kong ginagawa and hindi ako makakabantay? Ayoko rin magpuyat para tumingin dito sa mga kandila na to. Good news kasi, pwede rin kayong kumita kung ano yung mga kinikita ko. And i-share ko sa inyo ngayon kung paano. Ako nga pala si Danica. Scholar ako na gumraduate ng Chem-Eng sa UST. As well as varsity player ako na naglaro for UAP. Right now, nag-work ako sa umaga and sa gabi naman, nag-i-invest ako at trade sa stock market. Papakita ko sa inyo yung trade ko na kumita ako ng 23,000. So ayan, nag-invest ako ng $500 or that is 25,000 pesos. Binili ko siya, ayan, opened at August 25, 2020, noong 11:38. So sinell ko din siya noong August 26. So kinabukasan lang, sinell ko na siya. And then, kumita ako ng $460 or that is 23,000 pesos. So bumalik sa akin ang pera ko ng 48,000 pesos from 25,000. So that is 92% ng initial investment ko. Pansinin natin guys, meron akong leverage na tinatawag dito. So ang pinili ko ay times 5. So we can think of leverage as a multiplier. So ang market ay tumaas ng 5%, automatic times 5 ang pera natin. So that is 25% ang gain. Pero paalala lang po sa mga gagamit ng leverage, high risk po yan kasi pag ang market ay bumagsak, kung ilan ang leverage na pinili natin, ganun din times na babagsak ang pera natin. So, hindi ko po sinasuggest na mag-leverage, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang nagsisimula sa dito sa stock market. Dahil posibleng hindi tayo kumita kapag hindi pa tayo marunong mag-manage ng risk natin. So, ang safest natin is times 1 or x1. I suggest dyan muna po tayo kung beginner pa lang tayo. So guys, yung trade ko na to ay very high risk siya. Pwede rin bang makopya nyo to or mag-gain ang investment nyo ng 92% in just one day? Anyway, bago ko ipakita sa inyo yung profile ko, kung pwede ba nga akong makopya, introduce ko muna sa inyo yung copy trading feature ni eToro. So basically, it is a strategy wherein we will invest the money and earn a passive income kahit wala tayong ginagawa. For example, ako ang kukopyahin nyo. So, kung meron akong 10,000 pesos na pera, total money, yung kalahati noon ipinambili ko kay Apple, so that is 5,000 pesos and 50% of my total money. So, automatic, since kinopya mo ako, for example, ang pera mo ay 20,000 pesos, kalahati din nun ang mapupunta kay Apple. That is 10,000 pesos. And palagay na natin na kumita ako ng 30%. So, automatic, kahit ikaw ay natulog, kahit wala kang ginawa, kahit wala ka pa rin alam sa stock market, kumita ka pa rin ng 30%. That's how copy trading works. Siguro ang analogy na may bibigay ko dito is like sa exam. For example, ang kinopyahan mo ay matalino, so malamang sa malamang, eh, mataas din ang score mo. Pero kung minalas-malas ka ng nakopyahan, eh, pasensyahan na lang sa score, diba? Guys, hindi ko kayo na-encourage na mangopya ha, masama yun. Ginagawa ko lang siyang analogy para mas maintindihan natin yung copy trading. Pero paano ba natin malalaman kung sino yung matalino or sino yung magandang kopyahan natin dito sa stock market or sa pag-trade or invest? Makikita natin sa taas, meron tayong mga filter. So, kung gusto natin ng trader from US, pwede, select lang natin. Or kung gusto natin ng Pinoy, search lang natin, Philippines. So, ito, may choice tayo kung gusto natin na focus lang ba sa stocks or cryptocurrency or forex. Pwede natin yan piliin dito. And kung gusto natin ng high return, enter lang natin. Ayan yung mga months na profitable. So, kung gusto nyo yung last month lang na kumita ng malaki, pwede rin. And then, i-go lang natin. So, lalabas na yan dito. Ayan, meron tayong mga editor's choice na mga pwede natin kopyahin, most copied. Ayan, so makikita natin dito, 54% ang return ni J Nemesis. Kaya lang risk niya medyo mataas, 6. Ayan, si Sparkly Young, 70% naman siya sa loob ng isang taon. Meron siyang 11,000 copiers, so ito pala pinakamarami. Anyway, ayan mga trending investors.
top investors, low risk score, kung ang gusto natin ng medyo safe, ayan sila, pero may return. Medium high score naman, ayan, malaki ang balik nila, 65%, pero ang risk nila is mas mataas kumpara dito sa mga low return. So, punta tayo dito sa most copied. Ayan, view natin. Tignan natin bakit ang daming nangungopya kay Jay Nemesis. So, tignan natin yung performance niya kung talaga bang magaling siya or maganda siyang kopyahin. So, click lang natin. Stats. Nakita natin medyo consistent naman siya except ngayong September kasi down nga ang market. Ayan, yung results niya nung mga nakakaraang taon, makikita natin meron siyang times na nalulugi gaya nitong July, 5%. Down siya. August, 4%. September 2019, 4% din. Pero overall ay kumita pa din siya kagaya ngayong year, 2020. 51% na ang return niya. So, makita natin ang risk is okay naman, 5. And ito ang mga parameters niya na risk. So, nagre-risk siya ng 7% sa daily, yan ang average niya. Yung value naman ng copy traders niya, so lahat na pinagsama-sama ng mga nangopia sa kanya, 5 million na. Ayan, ang taas. So, kung times 50 na lang natin, that is 250 million pesos. So, malaki. So, dahil famous na siya, marami na ngopya sa kanya, pinapasahod yan ni eToro. Check naman natin kung ano yung mga laman ng portfolio niya. Kita rin natin dito yan. So, ayan, mga stocks na hawak niya. AMD, Microsoft, Nvidia. So, guys, pag kinopya natin siya, hindi natin yan mapipili na uy, ayokong kopyahin si AMD, ayoko rin kopyahin. Gusto ko si Microsoft lang. Hindi siya pwedeng ma-select dito. Automatic pag kinapin natin siya, nagtitiwala tayo na kung ano ang ginagawa niya sa pera niya para mapalago, is ganun din ang mangyayari sa atin. Balik naman tayo, check tayo ng iba. Uy, mataas-taas to. Grabe to si return investment, 114%. Pero ito ang interesting sa akin, si Oliver Danville, kasi ang risk niya is 1 lang. So, check natin. Ayan, tingnan niyo stats na, kung maganda nga ba siyang kopihin. Okay, so, wow, kahit September ay down, up pa rin siya. So, galing. Maganda ang portfolio. Tingnan natin. So, 2017 pala siya nag-start. And wala siyang lugi. Amazing. Ayan, so ngayon, total niya is 2%. Okay pa din siya, guys, kasi kumpara naman natin sa bangko, di ba, mas mataas pa rin ang kinikita dito sa stock market. And maganda dito, low risk siya. 1 lang. Ayan, oh. Galing. Paano niya ito ginagawa? And mapapansin natin, more on forex siya. 82% ng mga tinitrades niya ang gagaling dyan. And then, sometimes, commodities, indices, and nagki-crypto, so hindi pala siya nag-stock. So, check natin yung portfolio. So, as of now, ang hawak niya ay Euro, AUD, USD, CAD. So, ganun mag-check kung masaya tayo sa performance ni Oliver Danville. Click lang natin yung copy. And then, tatanungin tayo kung magkanong amount ang gusto natin i-invest sa pag-copy kay Oliver. So, meron tayong minimum na $200, so that is 10,000 pesos para makapag-copy ng kung sino mang profitable investors ang gusto natin. Siyempre guys, pipili tayo nung magaling kasi titingnan natin yung performance niya kung throughout the years ba yung talagang kumikita siya. So hindi naman natin mapapredict ang future pero based sa mga reference or mga history ng trades niya, masasabi natin kung katiwa-tiwala nga ba. So, kunyari, mag-invest ako ng $200 sa kanya. Ang ibig sabihin itong stop copying, if value drops below 120, at 200 ang initial nga natin, pag ang 200 natin ay naging 120 na, it means stop na. So, nai-edit yan, guys. Pwede natin ilagay na $100. So, that is 50%. So, once na $200 natin, or itong 100% natin, naging 50% na lang siya, or that is 100 na lang ang value na in-invest natin, it will automatically stop copy trading. So, ano naman itong copy open trades, at saka kung iti-check natin yan. Ngayon, pag chinect natin to, it means lahat ng portfolio niya, I mean lahat ng meron siya ngayon, ay makaka-copy din natin. So, pag in-check ko yan, ibig sabihin yan, yung mga future niya lang na iti-trade ang makakopy natin. So, gusto ko lahat.
So, kahit yung mga na-order niya na ngayon is gusto ko pa rin meron ako. Click ko lang yan and then copy. Started copying Oliver Danville. Check natin siya sa portfolio if pumasok na siya. Ayan, makikita natin dito, Oliver Danville meron na. Click lang natin siya. Ayan, meron na rin tayo. So, kahit hindi tayo namili talaga and si Oliver Danville lang namili since kinopya natin siya, kung anong ginagawa niya sa pera niya, paanong allocation, ganun din ang nangyayari sa atin. So, ayan. Kahit matulog na ako, okay lang sa akin. Kasi, tiwala ako, nakikita pa rin si Oliver Danville. And, hindi masyadong risky. Ayan. So, kung gusto ko namang hinto na yung pagka-copy ko sa kanya, click lang to. And then, ayan. Post copy, remove funds, stop copying. So, for example, ayaw na natin. Stop copying. And then, click lang. Ayan. Stop copying. And then, wala na siya sa portfolio natin. So anyway, virtual lang naman to kaya ina-example ko na lang din. Ngayon, para naman sa mga nagtatanong if pwede nyo ba akong kopyahin. Check natin ngayon yung profile ko kung katiwa-tiwala ba ako. So, stats. So, July, meron akong 63% na return. And then, noong August, 67% ang return ko. So, ngayon, September, medyo down nga rin ang market. Red din ako, pero hopefully, mabawi ko yan at the end of the September. So, ito ang performance ko. Nag-start ako ng July. So, as of now, meron ako 140% na return in just 3 months. So, hopefully, mas lumaki pa yan. And yung risk ko nga is mataas. Ayan. So, namumula na siya. Ayan, si Zoom, meron ako 125%. Tesla. Tingnan natin kung pwede ako i-copy. Ayan guys, so hindi pala ako makaka-copy doon kasi nakabukas yung account ko. So, kailangan ko lumipat sa ibang account para ma-check natin kung pwede bang i-copy yung account ko na yun. So, nito ko ngayon sa isa ko pang account. Ito yung account ko na ginagamit ko sa pag-i-invest. For example, dito try kong i-copy yung isa ko pang account. Tingnan natin ang mangyayari. Ayan, so para po sa mga nagtatanong kung pwede bang i-copy yung account ko na yun, pasensya na po pero hindi po pwede kasi masyadong mataas ang risk. It is eToro's way of protecting yung mga copiers natin para hindi sila masyadong masunog kasi risky nga yung kinukopya nila. So inaalaw lang ni eToro na magkopya tayo sa mga risk level na 7 or below. So in this case nga, 8 ang risk ko, masyado na mataas kaya hindi pwede. Tingnan natin yung stats nitong isa ko pang account, kung pwede ba itong kopyahin. Ayan, so may return ako ng June ng 3% and then July ng 17%. Tapos August 17% din and then yung September ay 2%. So overall, ang return ko dito sa account na to ay 46%. Ayan, so ang risk level ko ay 6, so yung account na to is pwedeng kopyahin. Pero bakit ako pa ang kukopyahin nyo guys? Kasi pwede naman yung mentor ko na lang ang kopyahin nyo. Na mas reliable at stable kumpara sa akin na beginner pa lang. So ito ang account niya. So sa kanya ko rin nakilala yung stock na tinrade ko kanina na anong pinakita ko sa inyo. Na one day trade and then kumita ako ng 92%. Actually, sa kanya ko lahat nakilala yung mga yon and then nagkaroon ako ng idea. Nitingnan ko na rin yung mga, nagre-research na rin ako about that. Napapasok ko siya sa trade na sa kabilang account kasi dun yung mga trades ko talaga. And guys, meron siyang Telegram group. I'll put the link in the description para sa mga gustong mag-join. Anyway, guys, nung nag-start ako, kinopy ko siya nitong August. And then, kumita naman na ako. So, habang inaaral ko pa rin tong stock market, kumikilos yung perang ininvest natin sa copy trading. Ako kasi, guys, share ko lang sa inyo, nagsimula kasi talaga ako ng walang-wala. As in, wala akong alam dito sa stock market. Tapos, mag-isa pa ako, wala akong kabuddy, mag-trade. Wala rin ako masyadong natatanungan na tao or parang magka-guide sa akin. So, ang ginagawa ko ay umasa na lang talaga ako sa YouTube University natin. Ay, nanonood ako mga tutorial and tips. Sometimes, enough naman siya sa iba. Pero, para sa akin, kulang pa rin talaga. Gusto ko kasi meron ako natatanungan na tao. Nakoconsult ko kung tama pa ba yung mga pinagagagawa ko o papalpak na ba ako dito, papahamak na ba ako. Simula ako ng sobrang impulsive, sobrang impatient, and mainipin ako. And dahil din sa mga ugali ko na yon, marami ako naging losses dito sa trading bago ako natuto. Kaya sobrang thankful ako nung na-invite ako dito sa group na to kasi
nag-start na akong kumita, and at the same time, most importantly, ay natuto talaga ako. Nabawi ko na rin yung mga na-loss ko nung una, tapos napalitan na siya ng mga gain. Lahat yon ay libre ko siyang natutunan. So, ayan guys, para sa mga natatakot pa, walang oras para magbantay, busy sa work or sa aral, ayaw natin mag-manual trade o gawin ng mga different strategies, you can try the copy trading. But make sure to check the performance ng trader na kukopyahin natin, kasi hindi rin naman natin alam na kung 100% in the future ay kikita pa rin siya. So it's best na mag-rely tayo sa mga previous performances niya and mga reference dun sa profile niya. May iba guys na gusto ng safe lang pero kumikita, and then meron naman iba gusto ng high return. Kaya lang syempre, high return yun, high din ang risk natin doon. It will all depend sa risk appetite natin. So I suggest guys, evaluate yourselves kung ano ba talaga ang gusto nyo. And then, kung takot pa kayo magsimula, invest in copy trading. While nag-aaral pa lang tayo, kumikita na yung perang in-invest natin. And pag dumating na yung panahon na marunong na tayo, naaral natin, pwede natin i-apply yung sarili nating diskarte at makapag-trade na tayo ng sarili natin. Ayan guys, so maraming salamat sa panonood nyo. Like nyo naman itong video na to if kahit papano nakatulong ako sa inyo. Also, share nyo na rin sa mga kakilala nyo na interesado. Kita-kits tayo sa susunod ko pa na video. Maraming salamat ulit guys. God bless.